Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Ready? One. Two. Ready. Okay. Three. Pitong Gramini kite o lawin ang pinakawalan sa Botanical Garden ng SLSU Lucban, Quezon sa bahagi ng bundok Banahaw de Lucban nitong nakalipas na Marso at 3, kalinsabay ng selebrasyon ng World Wildlife Day. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng mga taga Regional Wildlife Rescue Center, DENR, SLSU at LGU ng Lucban sa panguna ni Mayor Oli Dator. Buwat sa Regional Wildlife Rescue Center sa Calawan, Laguna ang mga lawin na ayon kay Raymond Mercurio, in charge ng Regional Wildlife Rescue Center, napili ang bahagi na ito ng Mount Banahaw para sa pagpapakawala dahil sadyang kinakikitaan ng mga gintong lawin ang Mount Banahaw. Napili po natin ang lugar na Mount Banahaw. Unang-una po, ang ginawa po nating pagpili is base po dun sa biodiversity monitoring system po nila na record. Gayun din po, nag-observe po tayo sa area kung meron pong lawin dito na nag-glide or lumilipad. So, minatagpuan po tayong lawin sa lugar na ito. Kaya po, nagkaroon po tayo ng basihan at ito po yung ating pinagbatayan para po mag-release dito ng lawin. Ngunit bago ang pagpapakawala ay sinanay muna sa lugar na kanilang papanirahanan ang mga lawin at ito'y tumagal pa ng ilang buwan. Ang lawin na ito po ay dinala namin nung second week ng December. Malamig po sa area na ito, so ang pinanggalingan po niya is sa Kalawan, sa Barangay Lamut 2. So kapag nirelease po natin ng hard release, maninibago po, so kailangan po natin i-acclimatize. Bukod kay Mercurio, kumpiyansa na din si Dr. Francisco Beltran, head ng forester ng Mount Banahaw, na makaka-adapt na ang mga lawin sa lugar. So nakita naman natin kanina sa pagpapakawala ng ibon na sila ay well-climatized, naka-adapt na, lumilipad na, at saka nangangagat na. Actually, nakagat nga ako kanina. Ito o. Ay naman kay Sally Pangan, Protected Area Superintendent ng Mount Banahaw San Cristobal Protected Landscape, napakahalaga ng mga lawin kaya dapat natin itong pangalagaan. Isa ito sa tagapagbalanse ng ating ecosystem. Ang lawin bilang isang bahagi po ng buhay ilang, kinakailangan po niyang kumain. Ang kinakain po ng lawin ay yung pong mga tinatawag natin ng mga karne. At isa po dito ay ang mga daga. Alam naman po natin na ang mga daga ay mga uri po ng peste. Magkakaugnay nga po, connect po ang ating mga buhay ilang para po magkaroon po tayo ng isang balancing ekosistema. Yan po ang kahalagahan ng ating mga lawin dito sa ating pong kalikasan. Ang lawin din po ay isang mahalagang ibon upang makadagdag po sa ating pong samut-saring buhay or sa ecosystem. Nagpaalala naman muli si Pangan na may pananagutan sa batas ang sinumang mananakit, manghuhuli at mag-aalaga at papatay ng lawin o anumang uri ng wildlife na kabilang nasa mga nanganganib ng maubos. Ang paggawa po ng mga ipinagbabawal na ito ay may kaukulan pong kaparusahan. Yung tinatawag po nating Republic Act 9147 o yung Wildlife Protection Act. Sa section po ng ating RA 9147 ay pwede pong makulong ng 5 taon at magmulta po ng 50,000 piso ang mahuli pong naminsala ng ating mga buhay ilang. At sa bahagi naman po ng Bundok Banahaw San Cristobal na batas ng Bundok Banahaw ay nakasaad din po doon na ipinagbabawal talaga ang pangunguha ng buhay ilang, ang pananakit at yung mere possession po o yung pag-aalaga ng buhay ilang ay pinagbabawal po yon. Kaya po mahigpit din po ang kaparusahan ng ating pong RA 9847. May mensahe din si Dr. Beltran sa kahalagahan ngayon ng Mount Banahaw na siyang pinagpakawalan ng mga lawin. So yung gubat, sabi ko nga, nandyan lang yan. Pwede siya makapagbigay intangible at tangible benefits. Pero pag hindi natin na binalance yung paggamit nito, tinignan lang natin sa pang-ekonomiya,
So, masisira yung bundok Banahaw. Kaya dapat balance ang paggamit ng ating kapaligiran. Environment, economics is equals to sa environment and success. Sa ngayon, pinangangalagaan ng SLSU Lukban ang may 1,660 hektarya na kabundukan ng Mount Banahaw, alinsunod sa panibagong memorandum of agreement nila sa DENR na magtatagal hanggang 2032. Ako si Randy Remontige at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, pag-asang pamayanan.